Hi, kamakina. May bago na naman tayong sirang machine ngayon na gagawin. Ito, ang pulot-pulot na ito si Mark. Marami kaming Mark dito. Si ano to? Si Mac. Ay, hindi. Si Mark Valerio. Ang sira ng machine is flow error. So, sabi niya, nagpa-flow error daw. So, ngayon, ayusin natin yung sira. Marami to. Depende to. Depende to kung anong sira na ito. Marami to. Basta maraming ano to eh. Dahilan tong flow error na to, kung san-san to. Hanapin na lang natin, okay? Load lang kayo. Okay, saksak na natin yung machine. Dito sa wall. So yan. So para masigurado tayo yun ang sira niya, patakboy natin siya ng dialysis. Dialysis mode. Okay? Sasaksak natin dito sa wall. Bicarb yung blue, acid yung pula. May color coding naman yan dun eh. Okay. Tapos ipapatakboy natin yung dialysis. Rescue dialysis. Then sasabihin niya sa'yo, please confirm concentrate. Sinaksak ko na yun doon, nauna na. Yung pula, tsaka yung blue, sinaksak ko na nung una. So, okay na yan. Kukonfirm mo na lang. Yan. Hintayin natin siya mag-stable. Mag-green na siya lahat. Hindi ka gayon yan, red. Ibig sabihin may problema siya. Kasi mataas yung conductivity. Kung makikita nyo, ang conductivity, ayun, lumabas yung flow error. Makita nyo? Flow error. So, titignan natin. Dito, hindi umiilaw yung 24. Ayun, yung 24 hindi umiilaw. At saka yung 25. Could be those bulb. Could be those bulb. Kasi hindi sila bubukas. Pag bumukas siya, nagbo-blue. Pag nagsarado siya, white. Ayan, tingnan mo. Ito, katulad na ito, nagpapalitan lang. Ito yung ano, membrane. Ayan. I-explain ko rin yan sa inyo sa susunod, pero dito muna tayo sa sirang machine para maayos muna. Okay. So hintayin natin yung conductivity umok eh, pero hindi. Lumabas na yung flow error kanina eh.
So temperature hindi rin umaangat. Tapos yung conductivity 17, sobrang taas. Dapat lang yan nasa, ang pinakamababa 12.7, ang pinakamataas is 13.7. Kailangan sa between lang, naglalaro lang. Ay. So may problema talaga siya. Yung nakita ko dito sa debug, parang itong 24 at saka 25, parang walang pressure, o kaya sira na yung bulb. Di bumubukas eh, oh. Okay. Ngayon, bubuksan natin yung machine. Okay, papatayin natin to. Bubuksan natin yung machine. Yan. Ng tunog, oh. Bagong-bago. Para lala tayo maliwanag at papatong ko rito para kitang-kita nyo. Okay. Hindi ako sigurado, bago yung bulb 24 at saka yung bulb 25. Oh no, 25 bang hindi? Okay. 25 bang hindi? So baka ang 25 bang sa inyo. Kasi pag ako nagpapalit ng mga pyesa, nilalagyan ko siya ng date. Naglalagay ako ng date para alam ko kung kailan ko pinalitan. So
may mga bagong deliver kami ng mga bulb. Ano na lang to, refurbish na lang. Cheap yung ano eh. Cheap yung company. Kaya puro refurbish yung ano, nagtitipid yung boss namin. Ang binibili niya, puro refurbish. Grabe, alam nyo lang. Ah, nalalapit ko. Ito ang papalitan ko, ito yung bulb 25. Ang di bumubukas doon, ang nakita ko, bulb 24 at saka bulb 25. So ito yung bulb 25. May nagpapano pa, hulog. Kasi, kung bulb 24, kapapalit ko lang. Nang 9, 20, 21. So bago-bago pa to. So ito ang inala ko. So, hindi natin siya tatanggalin muna. Ang kukunin lang natin itong wire. Yan yung wire na yan. Saksak natin dito. Kahit ano dyan, kahit mamix nyo yan, walang problema. Tapos tatanggalin natin to. Okay ng flat screw. Kasi mahirap yan pag hinila nyo. Pag hinihila siya ng malakas, lalo siyang umihigpit. Yun ang ano dito, hose. Kaya tutulak mo muna, paangat. So, madali na siyang hilain. See? Kasi kung hihilain mo lang siya, oh, ayaw. So, pag sinundot mo siya ng plies, ng screw, tutulak mo siya pababa, tanggal. Diba? Isa sa mga technique din. Kasi kung hilain mo yan, punta masakit. Magtumama pa yung kamay mo dito. Iyak. Sakit. Nakakasugat kaya sa kamay. Kahit sabihin mo naka-gloves ka. So, yan. Mamaya ko na siya lalagyan ng date. Kasi hindi pa ako sigurado kung yan yung sakit niya. Papatakboy nga natin yung machine. Diba nakita nyo kanina, nag-flow error. Yan ang sign na sira talaga yung machine. Minsan hindi siya lalabas eh. Papaganing muna yung loob mo eh. Pag okay na yung ano, bigla masisira. Kung kailan magpapahinga ka na. Gagawin mo sa ngayon. Okay. Saksak lang natin to. Okay. So nakita niyo yung ginawa ko. Yan yun. Ayan yung loob ng makina. Ayan yung pinalitan ko. Ayan. Bulb 25. Hindi ko muna siya tinanggal. Baka mamaya okay siya. Nagkakamali lang ako. So, gagawin natin. Ano natin yung machine. Unlock natin siya. Kasi papatakboy natin siya. Titignan natin kung lalabas yung flow error uli. Yan, ito na yung program. Select program, doon ulit tayo sa dialysis. Yan. Press confirm. Confirm concentrate. Nakasaksak na yun, hindi ko naman tinanggal. Ayan ang kulay blue at saka yung pula. Saka yung tubig, nakasaksak na yung mga yun. Pa-confirm mo na lang. Ngayon, maghihintay tayo kung bababa yan. O kaya lalabas uli yung flow error.
yun ang aabangan natin. Tingnan natin yung sa may debug kung hindi pa rin siya bumubukas. Hindi bumubukas yung bulb, hindi ko alam kung bakit, pero papatakboy muna natin. Nangyayari nito, baka membrane yan, isa sa mga ano niya, yung membrane na kagaya na itong membrane na to, ito ko sa inyo. Ito yung membrane, itong membrane na to, ayan yan, nakikita nyo, nagsasalitan sila. Yung dumi ng tao, pupasok dyan, tapos yung isa, magre-release, tapos yung isa magsasak. Tapos magpapalit naman, yung isa naman magsasak, isa naman magre-release ng waste. Yan. Ito yun. Baka kaya gumaganon, baka yung membrane, butas. Ito yung membrane niya, ito yung membrane, yung pad. Nasa loob yan, dalawa, nakaganon. Yan. Pag ganyan, luma na yan kasi may mga bakat-bakat na. Pag bago siya, wala. Totaling clear siya. Parang goma lang. Ito yung pinalitan dun sa ano. I remember pala na yung sa acid, na problema ng number 44. 'Di ba sabi ko baka bicarb pump? Hindi pala, nakita ko na ang problema pero yun nga, nawalan tayo ng storage, 'di ko alam gagawin. Wala tayong memory. So nagawa ko siya tapos yun, sabi nga ni Jan, ito lang buburay mo. May mga trust pa pala 'yan. Ito yung nakuha ko. Yan siya, luma na. Kaya nagpe-fail siya. Nakita nyo? Ayun, ay butas. Yan, kaya yung conductivity niya bumabagsak o tumataas dahil hindi niya ma-maintain dahil butas nga. Yung dire-diretso yung ano. Tubig or bicarb or acid, dire-diretso. Yan yung membrane. Dalawa yan, nakaganon. Baka yun ang sakit na ito. Tignan mo, di bumababa yung ano. Conductivity, di bumababa. So, machine problem log, machine 9, titikin natin kung ano yung naging problema niyang previous. Dito may mga record kami. So, para maganda kasi yun, para hindi mo na siya gagalawin, kasi may gumalaw na o kaya nagalaw mo na, nakalimutan mo lang. Ito kagaya nyan, pinulout siya, PMP high low, pinalitan ko ng 25 at saka 26. Napalitan na pala to. Ako nagpalit. Tingnan mo, diba? Hindi ko na maalala kasi sa sobrang daming machine, hindi mo na madedetermine kung sino sa kanila. Ito naman, replace diaset filter, si Manong Ben.
Tapos, low temperature conductivity flow error, replace valve 24 and 26. Napalitan na rin. So, yun lang ang nangyari nung ano. So, 2020, alam guys kung nasan yung book na 2020. Wala yung book ng 2020. Ito, muna. So, 2020, ano mga nangyari sa kanya? Yan, nandito. Pinalita ng board, PC board, UF, calibration, deaeration flow, replace blood pump, replace diacid, replace bicarb pump, calibrate temperature sensor, replace ball 29, pinalitan conductivity, replace diacid filter, yun lang. So six lang ang nakabukas, oh. Okay. Kakating ko kasi sobrang mahaba na to. Next video tayo.